March 18, 2023, magkano ba ang baboy na bagong walay sa panahon ng ngayon? Ito. Ano, May? Kukunin natin lahat? Ikot eh. Ayan, so magbabayaran na. Meron silang available dito na panglechon. 8 pieces na biik, bagong walay. So nagkakalaga ng... Gatas at narito tayo ngayong araw sa ano pa ba sinyo, bundok ano? Ayan. Dahil mag-i-inquire tayo ngayon ng baboy. So pupunta tayo ngayon sa isang area sa Santa Cruz, Bukid yun. Doon kasi sa area na yun maraming mga nagbababoyan, mga hog racer. Kaya mag-i-inquire tayo kung magkano ba ang baboy nila ngayon. Ngayon sa panahon ngayon, March 18, 2023, magkano ba ang baboy na bagong walay sa panahon mo ngayon? Ito, meron pa rin ASF ano, pero susubukan natin kung magiging okay ba ang production ng baboy. Bibili tayo ngayon ng 5 pirasong biik na bagong walay. Kaya mga kagatas, tara samahan nyo ako. Let's go! Gatas. Maputik, inabutan tayo ng ulan. Maglalakad tayo papunta dun sa farm kasi nakausap na namin kanina yung may-ari at papunta na siya dun at dun na kami magkikita sa may tulungan ng kanyang mga baboyan ano. Ayan, natatanaw na dito yung kulungan niya. Ayan. Eto mga kagatas, nandito tayo ngayon sa baboyan ni Ate Merut. Siya yung pinagbilang ko dati. Si Ate Merut. Hi Ate Merut! Ayan, kama niya si Mrs. So siya yung pinagbilang ko dati ng baboy. Ngayon may package siya dito sa 8 pirasong baboy na to. Ang purpose kasi nasa 3-8 ang isa. Ngayon, kung gusto mong bilhin lahat, package niya, gagawin niya na lang 3-5 ang isa. So, magkakapatid lahat. Kapatid din to nung una kong nabili. So, sila yung sumunod na batch na panganak. Ayan. So, 1 month mahigit na yung mga biik na to. Nakawalay na sila. Nandito na sila sa patining pen. Ayan. So puntahan natin yung nanay at yung tatay nung mga biik na yon. So dito tayo. Ang ginagawa kasi na dito, kumbaga parang free range ano yung style, old school style talaga. So nakatali lang yung mga baboy, yung mga nanay. Yan. Nakatali lang siya sa puno ng niyog. So ganyan yung ginagawa. Masyadong old school. Ayan, kaya masasabi mo talaga din na matibay din ano sa immunity yung mga baboy na to. Ayan. So nung isang linggo, nag-check dito ra daw yung mga taga DA. So nag-check dito for ASF at safe naman, negative yung mga baboy nila dito. Ayan. Sobrang laki nito. Ito yung nanay nung mga biik. Ayan. Ganyan siya. Tapos yung tatay, puntahan natin yung tatay. Good thing na negative sa ASF yung mga biik nila at saka yung mga, yun nga, yung mga baboy nila, no?
dahil safe yung mga bibilhin natin. Ayan, yung mga panimulan natin for fattening. Ayan, so ito yung tatay. Masyadong malaki rin. So ganyan sila, no? Nabubuhay sila dito sa ilalim lang ng puno ng niyog. Dinatali lang sila, tapos saka pinapakain na lang. Pero definitely kawawa sila dahil kagaya ngayon nag-uulan. Syempre malamig, ano? Hindi natin masesecure yung kalusugan nila, lalo't ganito, no, na nasa lupa. Kasi alam mo naman yung manure, yung mga waste nila nahahalo dyan. Kaya mas magandang practice yung nasa farrowing. Well, ginagawa nila to, maybe nagtitipid pa sila, hindi pa masyadong malaki yung budget nila para sa pagbababuyan. Pero okay naman yung result, maganda naman ng result, at malulusog din naman yung mga biik na meron sila. Tapos ito, mga kagatas, meron din silang available dito na panglechon. Ayan, lechone na to. 280 per kilo ang panglechon nila, 3 months old. Ayan, o. Ayan, kalalaki, o. Ito yung kamay ko. Ayan, o. Tingnan mo. Maamo. Maamo sila. Ano, May? Kukunin natin lahat? Ha? Oo. Pwede rin. Ayan, so magbabayaran na. So reservation muna ng 5,000. Ano, nireserve na namin 8 pieces na biik bagong walay. So nagkakalaga ng 28,000 pesos. Ayan. So lalabas na 3,500, ano? 3,500 each. Oh, 3,500 each. Package na kasi. Kasi kung isa lang, 3,800 ang piraso. Matapang tong isa, oh. Kaya nga inakikita ko pa din yung inis ko, eh. Pero ganyan ka rin, normal na naglalaro oh, lang sila. Oo, eto nga, eh. Maraming... Psst! Ay! Tuloy mo! Isa, no? Six. Seven. Nakamalaki to, ayan. Ayan, yun yung bago niyong bahay. Ito mga to, mga vlogger daw to, eh. Wow. Oh. Ah, ito sila. Oh. Shout out! Anong channel niyo? Wala, nahiya. Ayun, mga kagatas, at nandito na ang ating mga bagong biling biik. So, halagang 28,000 pesos ang aking nabili. At 8 piraso na sila. No? Kakawalay lang, saktong-sakto pagkarating natin dun sa Santa Cruz, ano, dun sa Hog Racer kay Ate Merut. Saktong-sakto kakawalay lang niya ng mga biik. So, heto na sila ngayon. Maliliksi. Okay yung katawan, magaganda. At I'm sure gutom na gutom na to sila, itong mga to. Pero hindi pa natin pakakainin dahil galing sila ng biyahe. Magpapahingay lang natin muna na at least 1 hour bago natin pakainin. So heto, after 1 hour na, no, magpapakain na tayo ngayon. So ang pinapakain kasi niya, Ultra Pack Piggy Bloom. So ito yung gagamitin natin. Yung sinasuggest niya, 2 grams ang ipapakain. So sakto, tinimbang ko kanina, 2 grams na. Tapos sasamahan natin ng saging. So, hindi na, ito na! Piggy, piggy! Dig, 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 dig. Yeah.
So ayun, hanggang dito muna ang ating video. Salamat sa 2,000 subscribers. Thank you so much, guys. Ano, sa walang sawang suporta at panunood. At ayun, 2,000 na tayo. Sana magtuloy-tuloy na. Road to 3,000 naman, ano. So thank you so much for watching. Mga kagatas, please like, share, and subscribe. Happy farming! Bye-bye!